parang gusto ko itong bumalik. I believe na naniniwala po ako na ito ang panahon na ibigay ng Diyos para makapunta ako dito dahil tatlong beses po tapos mo ang aking pagpunta dito sa Bayombong Nueva Vizcaya. But ito ang pinakatamang panahon dahil tapos kayo sa Bayombong Nueva Vizcaya at Edri, bubuhos naman ang Diyos sa lahat at tatanggap po ngayon ang kagaling na galing sa aming mga taong. Mag-isa po ako sa Arepao at sa Kabungo sa Quirino na mahalas ng marami ang kapangyarihan ng Diyos. Ito ang isang bagay na pinaniniwalaan natin at narinig. Pero kadalas, hindi natin ito nakikita ng ating mata. Pero sa ministry po ito, hindi lang ninyo ito maririnig kung hindi kayo mismo makakamalas kung paano magpagaling ang ating Panginoon at kung paano ang kanyang kapangyarihan ay inyong makaramdaman sa inyong buhay sa parang ito. Ang kapangyarihan po ng Panginoon ay nandito lamang pabili po. Ang kapangyarihan ng Panginoon ay hindi nagbago o nawala. Ang Panginoon ay nagbibigay lamang ng ating Diyos sa bawat isa na lumapit sa Kanya. Kahapon, sa Arendao, napakarami pong grupo ay isang turko. Nakita ko rin siya kagabi sa seminaryo. Siya po ay may bukol sa sili. Pagkatapos po ng misa, mga kapatid, nawala ang kanyang bukol, bumalik, just like that. Siguro, tatanong ninyo, kung paano ko nalaman na ako ay may gift na ganito. Para ako po, binigay na sa akin ang Diyos ang regalo nito. Ito po ay regalo dahil hindi mo ako nagpapagaling ang Panginoon. Ginagamit na ang niyao upang tayo'y maligtas. Ginagamit niya po ako bilang pari upang
ang inyong puso sa Kanya at hindi Kanya mababayaan. Yan po ang Kanyang sinabi na kahit kangan, magtiwala tayo sa Diyos. Bakit ba kinakailangan ang pagtitiwala sa Diyos? Kung hindi po tayo magtitiwala sa Diyos, napakahirap na ng buhay. Kung hindi po tayo magtitiwala sa Diyos, napakarami na ng problema. At ang tao po pagtapos ng problema sa hirap ng buhay, nagiging magagalitin. Nagiging matampungin. Sumisikip at dibdib, hindi makatulog, puno ng galit, puno ng pag-iigante. Sa araw na ito, gusto po ng ating Panginoon na alisin lahat ang inyong galit sa inyong dibdib. Kung gusto nyo makatanggap ng kagalingan, kailangan po kayong magpatawad. Kung hindi po kayo magpapatawad, mahihirapan po kayong tumanggap ng kagalingan. Bakit? Dahil ang ating pamamaraan ay ang paghingi ng awa sa Diyos. Alam po ng Diyos ang inyong mga sakit. Na kayo ay may cyst, may cancer, may heart ailment, na stroke, may diabetes. Alam niya yung lahat. Alam ko na ating Panginoon kayo na mong problema. Alam niya, hindi kayo makatulog. Alam niya na, pupunta niyo rito, mabigatan ninyong dindin. Pero sa umagang ito, tatanggap tayong lahat ng pagpapala sa Kanya. At mararamdaman natin ang Kanyang pagmamahal. Amen. Bata ko po ako, nung natanggap ko ang gift na ito, I was 16 years old. Pagka-graduate ko ng high school, may nakita po akong lumpo. Hindi makalaan ng 40 taon. Siguro po, ipinadalakaw ng Diyos sa Kanya. Pero, nung nakita ko po siya, ako'y naawa at tinanong ko, ano ang nangyayari po sa inyo? Akin, hindi ako makalaan ng 40 taon. Ang sabi ng Diyos, ibahagi mo. Totoo po.
hindi po para sa akin ang game na ito. Dahil pagkawin ang February open sa tao, wala na po akong nakakamdaman. Pagka po ako'y nagkakasakit at February open mo pa ang sarili, hindi po ako nakabalik. Hindi ko po akalain na makikita ko sa mga ko at mamahal ang mga bulan ay muli makakakita. Ang mga bulan ay makakakita. Hindi po ako yun. Ito po ay nagkataman na ipinanako ni Jesus. Ang kanyang paako na hindi na tayo iniwan dahil mahal na tayo. Magkakataman tao, paano ba pala yung mali? Gusto mo bumali, lahat tayo gusto mo bumali. Wala naman tao hindi gusto mo bumali. May isang bagay na napansin ako, para bumali ng tao. Iyan ay kumakakataman niyo siya niyo sa iyong puso. Sa sino man,
Nung isang ito, ako pinasa sa Cebu. Limang beses ang daming isa rito ang mga kapatid, hindi ko po alam. Nasa dami ng tao pala niyo, may dalawang mula. Alam niyo ang nangyari? Pagkatapos ng pagkatapos ng yun, nakakita ang mula. Buhay ang ating Diyos. Dahil ang Diyos ay hindi buhay, walang kwenta ang ating pananampalataya. Kung ang ating Diyos ay walang kapangyarihan na ating matatanggap, walang saysay ang ating pagpunta dito sa simbahan. Kung ang ating Panginoon ay hindi buhay, mahihirap ang magpatuloy sa buhay dahil napakahirap ang buhay sa mundo ito. Maraming pagsubo, maraming asubo, maraming galing, maraming ipokrito, maraming ipokrita, maraming mga sarili. Pero dahil lumay ang Diyos, lagi po tayong binibigyan ng pag-asa. Halos kada isang buwan ako po yung maalis. Next week, pupunta na naman po ako ng Europa. Talaga po ng holy na. May mga healing masses din po ako doon. Ang tao pala, kahit sa parte ng mundo, kinakailangan ang Diyos. Kahit ikay mayaman, ang pera pala, walang magagawa pag itipay sa akin. Hindi mo nabibili ang kalusugan. Pero naibibigay ng Panginoon ang kagalingan na sa Kanya ay naniniwala, sa Kanya ay umaasa. So sa mga nandito ngayon mga kapatid, kung tayo
bagay lamang ang ating pinag-uulan. Yan ay ang pagiging tapat sa Kanya. Kahit pare, kahit madre, kahit gusto, sinasabi mo sa akin, Father, tama yung sinabi mo. Tama yung tinanong mo. Kailan ka huli nagdasal na siya'y nakapagpunan mo? Kailan ka huli na lalaki? Napakiramdam mo, siya ay nandiyan lamang sa tapat mo. Mga kapatid, nagiging tayo ang ating Diyos. Ibalik natin ang sandaling yan dahil yan ang makakulong sa atin, lalo na sa mga tao hindi alam ang gagawin sa buhay. Maraming pangakba, maraming tao, aburido, maraming hinanaki, maraming dami, karamihan po sa nagkakasakit, maraming dami. Nagiging sensitive. Akala nila, pampapigil lahat sila. Karamihan, kanalaya mo sa cancer, akala nila, sila'y mamamatay na. Pero sa akin ang pagkakain experience, hindi naman, meron po isang babae ang lapit sa atin, gandang yan. Father, pre-order ako, na-diagnose mo na stage 4 cancer. I have 6 months to live. Namumuntay ako sa asawa ko dahil hindi niya alam kung paano ako buhay ang pagkawala na ako. Ang sabi ko, mga malala, mauna pa siya sa iyo. True na. After 6 months, umalik, umiliyak. Ano ba ang pag-iiyak? O pwede, tama ka. Namatay na ang asawa mo. Wala makakapagsabi kung kailan tayo mamamatay. Ang Panginoon lamang, ibig kong sabihin na ito, habang may buhay, gawa tayo ng mabuti. Habang nung narinig ko ang sabi ang comment isang Muslim,
na napakasarap ng pakiramdam na dumalo ng misa, ako po ay nalungkot. Bakit? Tinatanong ko ang aking mga katoliko. Ilan sa inyo ang nagsabi na ang sarap ng pakiramdam ng dumalo? Sa alcohol, sa sugal,
We put all our trust in Him. Na ito na po ang simula ng ating panibagong buhay kay Jesus. Pagkatinili namin ang lahat na ito sa pamamagitan ni Jesucristo na ating Panginoon. Amen. Amen. Let's be seated for the offertory.